Today, malalaman mo yung 5 daily habits na dapat mong gawin para mag-improve yung buhay mo. Hi, I'm JC. Kung gusto mo rin maging maporma at maging confident sa sarili, make sure mag-subscribe ka na. If may goal ka sa buhay mo or may gusto kang ma-achieve, minsan hindi mo kailangan tignan yung bigger picture or yung final result. Minsan ang kailangan mo lang tignan is yung daily habits na ginagawa mo. Dahil kung ano yung ginagawa mo daily, yan ang magbibigay sa'yo ng result monthly. And kung ano yung nagiging result mo monthly, yan ang nagiging result mo per year. So if ever meron kang target next year or next 2 years or next month, hindi mo na kailangan tignan yun. Mag-focus ka lang sa daily habits na ginagawa mo. Kasi kung ano yung ginagawa mo everyday, yan ang magiging resulta mo in the future. First daily habit na kailangan mong gawin para mag-improve ang buhay mo is kailangan mag-meditate ka at least for 5 minutes. Kung ikaw yung tipo ng tao na laging irritable, laging galit, tapos hindi mapakali, tapos laging kang maraming iniisip, ang meditation ang makakatulong sa'yo para makapag-relax ka, makalm mo yung sarili mo. Kasi minsan, kaya lang naman tayo hindi nagkakaroon ng mga magagandang decision sa buhay kasi yung pag-iisip mo magulo. Kumbaga, wala ka sa tamang state ng pag-iisip. And para magkaroon ka ng mga magagandang decision, dapat nasa magandang state ka. Ibig sabihin, dapat relax ka, confident ka, calm yung utak mo. And never ka magde-decide kapag bad trip ka or mainit yung ulo mo or stress ka. Kasi yung magiging result din ng decision mo, pangit din. Kaya, ang technique na pwede mong gawin para maging relax yung utak mo, para maging kalmado ka, is pwede ka mag-meditate everyday. At kapag beginner ka pa lang, pwede ka mag-start ng 5 minutes muna daily. Hindi mo kailangan mag-start agad ng sobrang tagal, like yung 20 minutes, may iba 1 hour pa. Hindi mo kailangan gawin yon. Mag-start ka muna ng 5 minutes lang. Sa simple ka muna mag-start, kung ano lang yung kaya mo, doon ka muna magsisimula. And pwede mo itong gawin at least twice a day. Pwede ka mag-start ng twice a day muna. Yung una is pagkagising mo, and pangalawa is bago ka matulog. Take 5 minutes muna. Maikli lang, simple lang. Kumbaga para ka lang nakinig ng isang kanta. Yung madali lang. And para mas madali ka makapag-meditate is pwede ka makinig ng mga relax music or yung mga meditation music sa YouTube para mas madali ka makapag-meditate. Ang gagawin mo lang, mag-Indian sit ka, i-relax mo lang yung kamay mo, tapos pumikit ka lang, and hayaan mo lang, namnamin mo lang yung music. Simple muna, hindi mo kailangan ng advanced na meditation. Yung madali lang, kumbaga, ang goal mo lang kasi dito is ma-relax lang yung utak mo. And kapag nare-relax yung utak mo, dyan ka mas nakakapag-isip ng mga malulupit na bagay. And minsan dyan nagpa-pop up yung mga magagandang ideas. And isang way din kasi to, para yung utak mo, mapahinga mo siya sa stress ng buhay. Kasi kaya yung iba palaging stress, mabilis tumatanda kasi hindi pinapahinga yung utak. Kumbaga palagi nilang pinipiga. And ang meditation, isang maganda yan para mapahinga mo yung utak mo. Next na daily habit na kailangan mong gawin para mag-improve ang buhay mo is magbasa ka at least 5 pages a day lang. Pwede ka magbasa ng mga libro na favorite mo. Maganda is about business, about personality development, or kung may autobiography ka na binabasa, maganda yan. Basta anything na mag-improve yung sarili mo. Umiwas ka muna sa mga love story or yung sa mga fantasy. Kasi although may entertain ka, but yung pagle-level up ng utak, hindi gaanong nangyayari doon. Mas okay na magbasa ka ng mga books about personality development, about business, or about sa craft na gusto mo. Let's say gusto mo maging magaling na gitarista, or drummer, or artista, or vlogger. Magbasa ka ng mga books about sa gusto mo. And hindi mo kailangan mag-start ng sobrang extreme agad, like yung 1 chapter a day. Hindi mo kailangan gawin yan. Kasi lalo na kung hindi ka naman reader, kung hindi ka madalas nagbabasa, medyo mahirap yan and masakit sa ulo. So, ang technique na pwede kong ituro sa'yo is gawin mo 5 pages a day lang. Either mahaba man yan or maikli lang yung book, 5 pages a day lang. Hindi mo kailangan maging extreme kagad. Kasi ang binibuild mo dito yung habit. Hindi mo kailangan magaling agad. Mag-start ka muna sa konti, yung madali lang. Kasi pag inisip mo 1 chapter, babasahin mo kagad, parang nakakatamad na eh. Ayaw mo nang simulan kagad eh. Eh, unlike pag 5 pages lang, mabilis lang naman yung 5 pages, parang 10 minutes, tapos ka na, or 5 minutes. But yung mga maliliit na decision na yan, pag pinag-convene mo yan sa isang buwan, marami yan. Example, kung nagbabasa ka ng 5 pages a day, mostly mga around 2 months, makakatapos ka ng isang libro. Depende sa haba. Kumbaga, ito yung average lang. And for 1 year, that's around 6 books. Sobrang dami na nun. Yung iba nga walang natatapos na libro sa isang taon. E minsan, pag nagbabasa ka ng 5 pages, minsan nakaka-addict na, minsan itutuloy mo na siya ng konti. And kaya minsan,
minsan lumalagpas na yung nababasa mo. And ang maganda, yung habit ng pagbabasa, nagagawa mo na siya, nabibuild mo na siya pa konti-konti. And kapag nagbabasa ka kasi, diyan ka nag-iimbest sa sarili mo, mas tumatalino ka, dumadami yung alam mo compare sa ibang tao. Kasi sila minsan ang alam nila is yung napag-aralan lang nila sa school. And after nun, hindi na sila nag-iimbest sa sarili nila. Kaya, wala na silang nagiging lamang sa ibang tao. But ikaw, mas matalino ka, mas malupit ka, kasi nanonood ka dito sa channel natin. And alam mo yung mga techniques para mag-improve yung sarili mo. So ito again, hindi mo ka na maging extreme. Mag-start ka muna ng 5 pages a day. Simple lang, madali lang. And mapapansin mo yung sarili mo, mas magugustuhan mo siya and mas maa-addy ka. And mapapansin mo, kaya mo nang tumapos ng libro ng isang linggo lang. I-like mo tong video na to if may natututunan ka. Next na daily habit na kailangan mong gawin para mag-improve ang sarili mo is kailangan mag-spend ka ng minimum 5 hours sa work mo. Ibig sabihin nito, kung meron kang work ngayon or kung nag-aaral ka or may project ka na ginagawa or meron kang talent or meron kang instrument na inaaral mo, maganda mag-spend ka ng minimum 5 hours a day. And yung 5 hours a day, hindi naman kailangan na dire-diretso siya. Pwede siyang putol-putol. Let's say, isang oras sa umaga, isang oras sa tanghali, dalawang oras sa hapon, isang oras sa gabi. So, hindi mo siya kailangan tuloy-tuloy. Kumbaga, kailangan at least maka-minimum 5 hours ka lang. And maganda, ilaan mo itong 5 hours na to sa ito yung ginagawa mo talaga everyday. Let's say, yun nga, kung nag-aaral ka or kung drummer ka or kung musician ka or kung negosyante ka, kailangan mag-invest ka dyan at least 5 hours a day. Dahil kapag mas marami kang nilalaan sa isang bagay, lalo na everyday, mas mabilis ka nakakapunta dun sa goal mo. Mas mabilis ka gumagaling, mas mabilis ka nagkakaresulta. Kasi imagine mo, let's say, nag-aaral ka mag-gitara. And ikaw, nag-i-invest ka ng 5 hours a day. And yung kakilala mo, nag-i-invest lang siya ng 1 hour a day lang sa pag-aaral ng gitara. Sa tingin mo, within 1 month, sino yung mas gagaling kagad? Yung nag-i-invest ng 5 hours, yung nag-i-invest ng 1 hour. Siyempre, nag-i-invest ng 5 hours. So ito, make sure mo na ini-invest mo siya sa gusto mo talagang gawin or sa dapat mong gawin talaga. Kasi minsan dami natin reklamo sa sarili natin, ay wala kong oras dyan, di ko yan maaaral. Pero kung papansinin mo yung daily na ginagawa mo, nakakapag-invest ka ng 3 hours sa ML, nakakapag-invest ka ng 3 hours sa mga kung anong porn site na yan. So minsan kailangan mo lang i-alat yung oras mo na ini-invest mo sa walang kwentang bagay sa mas importanteng bagay. Gusto mo ba malaman kung paano maging successful sa buhay? If oo, panoorin mo tong video na to. Next na daily habit na kailangan mong gawin para mag-improve ang buhay mo is mag-invest ka ng 5 minutes sa contemplation. Ito yung iniisip mo kung ano nga ba yung mga ginawa mo sa araw na lumipas. Ano ba yung pinag-investan mo ng oras mo? Ano ba yung mga na-realize mo? Ano ba yung mga napagtanto mo sa buhay na okay ba tong gawin? Na itong bagay na to, okay ba to? May natutunan ka ba? Or meron ka bang pagkakamali na nagawa? Kailangan everyday kino-contemplate mo yung sarili mo. At least minimum 5 minutes lang. Hindi mo kailangan sobrang tagal. Tandaan mo, self-awareness leads to self-mastery. Kapag ka-aware ka sa nangyayari sa buhay mo, alam mo yung mga dapat mong gawin, alam mo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, alam mo yung mga strength mo, alam mo yung weaknesses mo, mas gumagaling ka, mas nagiging efficient ka sa mga bagay-bagay. And yung oras mo, mas nalalaan mo siya sa mas maayos. And ito, pag ginawa mo everyday, mas magkakaroon ka ng resulta, mas mag-i-improve ang buhay mo. Baga para tong sa ML or sa Dota, di ba pag nakapaglaro ka ng Dota or ng ML, pag natalo ka or nanalo ka, di ba analyze mo yung game, ano ba yung ginawa mo? Bakit ba mali yung stun mo? Bakit ba mali yung skill na ginamit mo? Dapat pala ito muna bago ito. Parang ganun din sa buhay. So kung ginagawa mo yun sa games, dapat ginagawa mo din yun sa buhay mo. Dapat ini-strategize mo din yung buhay mo kasi oras mo yung nilalaan mo dyan. And yung oras mo, syempre, hindi mo na mababalik yan. And ito, isa to sa favorite na ginagawa ko din. Minsan, 5 minutes lang, tulala lang ako, iniisip ko yung mga ginawa ko. Tama ba to? Hindi ba to tama? And yun, mas natututo ako kaya sa mga next na galaw ko sa mga next step ko, mas magaling na ako. Comment yes if gagawin mo na din to. Next na daily habit na kailangan mong gawin para mas mag-improve ang buhay mo is kailangan hilingin mo kay God itong limang bagay na to. Knowledge, understanding, wisdom, ideas, and protection. Kasi dati pag nagdadasal ako, lagi kong inihiling, Lord, sana magkapera ako, sana magkakotse ako, sana mabili ko tong damit na gusto ko, or sana Lord, makuha ko tong bag na gusto ko, Lord, sana makuha ko tong sapatos na gusto ko. Laging puro material yung dinadasal ko. And okay naman yun. Ba't nung nagkaroon na ako ng mga experiences and medyo natuto na rin ako, hindi na ako nagpe-pray ng mga bagay or ng mga material na bagay. Kasi alam naman ni God na kailangan ko yan, so automatic na yun. And nung na-realize ko yun, hindi na ako nag-pray sa ganun. Lagi ko nang pinapag-pray na, Lord, bigyan mo ko ng knowledge, understanding, wisdom, ideas, and protection. Kasi itong limang bagay na to, pag meron ka neto, yung mga material na gusto mo, automatic na siya magpa-follow. Kung familiar ka kay King Solomon, yan yung hiningi niya kay God.
knowledge, understanding, wisdom. Hindi siya humingi ng gold, hindi siya humingi ng army, hindi siya humingi ng castle, hindi siya humingi ng kingdom. Etong tatlo lang, knowledge, understanding, and wisdom. And si King Solomon ang isa sa pinakamalupit na hari sa buong kasaysayan, isa sa pinakamatalino talaga. Hindi siya magaling na soldier, pero sobrang talino niya. Para siyang si Tyrion sa Game of Thrones. Kumbaga, hindi siya magaling makapaglaban, ang pinaka-weapon talaga niya is yung mind. And tandaan mo, ang mind sobrang powerful niyan. Kaya niyang mag-control ng isang bansa. Kaya nga, isa lang ang presidente. Kaya niya mag-control ng isang kumpanya na merong libu-libong empleyado. Kaya nga, isa lang ang CEO. And syempre, yung mind nun, nagko-control sa lahat na yun. And kapag ka meron kang tamang knowledge, understanding, wisdom, ideas, and protection, dun mo siya magagawa. Kaya starting today, ito yung pinakamalupit ko na payo talaga sa'yo. Istigilan mo na magdasal ng mga material like yung kotse, damit, sapatos, pera. Alam ni Lord na kailangan mo yan. Alam niya yan, tol. Kasi sobrang talino ni God. Hindi mo na siya kailangan i-remind sa ganyan. Ang mas gusto niya is yung knowledge, bigyan ka niya. Kasi pag may knowledge ka, may understanding, may wisdom, ideas ka, diyan ka mas nagiging matalino. Alam mo na yung bagay na gagawin mo. And kapag meron ka niya, yan kasi yung pinaka-roots eh. And syempre, pag may tamang roots ka, yung mga fruits lalabas na. Automatic na yon. Kasi yung iba magdadasal ng pera. So pag nawala yung pera, hindi na alam kung paano magkakapera ulit. So ikaw, mas matalino ka, hiningi mo yung wisdom. Kasi pag may wisdom ka, kaya mong i-apply yan sa lahat. Ito, sobrang swerte mo dahil habang bata ka pa lang, alam mo na tong tip na to. Kasi ako, lately ko lang to nalaman. And malaking resulta yung nabigay niya sa akin within a short span of time lang. And imagine mo kung mag-start ka ng teenager ka pa lang, ganto ka na magdasal, hindi ka na nagdasal, Lord, sana bigyan mo ko ng pera. But ganto ka na magdasal. Pagkagising mo, ganto ang dasal mo. Syempre, una, magte-thank you ka and ask for forgiveness. Then, i-ask mo yung limang bagay. Lord, give me knowledge, understanding, wisdom, ideas, and protection. Tol, pag ganyan ka magdasal, i-observe mo yung paligid mo, observe mo yung mga result mo sa buhay. Mas mabilis compare sa mga ibang tao na puro material lang yung hinihingi.